Sa pagunitan ng ika-31 anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Ninoy Aquino, charter change o tsa-tsa pa rin po ang lumutang na usapin. Hindi nagbigay ng pahayag si Pangulong Aquino tungkol dito, kaya naman sabi ng Vice Chairman ng Liberal Party na si Senador Franklin Drilon, kailangan ng magpulong ng partido. Malaking tulong daw sa administration party kung matutuloy ang pulong para maging malinaw na ang posisyon ng LP tungkol sa tsa-tsa at kung isusulong ba talaga nila ang tsa-tsa para magkaroon ng ikalawang termino ang Pangulo. May report si Salima Refran. Kumpleto ang magkakapatid na Aquino sa Manila Memorial Park sa Paranaque kanina para gunitain ay 31st anibersaryo ng pagpaslang sa kanilang amang si Senador Ninoy Aquino Jr. Pero hindi na talaga ata lulubayan ang politikang pamilya dahil kahit sa okasyong ito, iyon pa rin ang napag-usapan. Kung ako lang pong masusunod, ako isang ordinaryong pari lang. In this personal note, sana hindi na matapos yung paglilingkod ng ating mahal na Pangulo para tuloy-tuloy pa rin ang magandang nasimulan sa pagtutuwid at pagtatama ng daan. Tila pahaging ito sa usap-usapang charter change o tsa-tsa para palawigin ang termino ng Pangulo. Ang nagsusulong nito, si DILG Secretary Mar Rojas na naroon din sa Manila Memorial Park kasama ng pamilya Aquino. Sinabi na rin ng Pangulo na makikinig siya sa boses ng kanyang mga boss. Pero gate ng Vice Chairman ng Partido Liberal, hindi raw interesado sa second term ang Pangulo. Pagkakakilala ko, he was averse to any constitutional change during his term. And so, let us leave it at that. Kayunpaman, sang-ayon si Drilon na kailangan na nga magpulong ng partido para mas magkaroon sila ng malinaw na tindig sa isyu. Para liwanagin na talagang ang sabi nga ng Pangulo, eh, hindi naman siya interesado sa second term, hindi siya interesado doon sa pag-amienda ng saligang batas during his term, so para matapos na itong usapin ito. Hinihintay na rin daw ng mga kapartido ni Pinoy sa Kamara ang nasabing pulo, lalo ngayong bumubuo na ang minority block ng Tactical Alliance para kontrahin ang anumang hakbang para sa tsa-tsa. Once I think our party decides on what to take on this issue, I think an overwhelming majority, if not all, will rally behind our party. Kung ang presidente ng Liberal Party na si DOTC Secretary Jun Abaya nga ang tatanungin, walang second term o tsa-tsa na dapat pag-usapan. Dahil ang manok pa rin daw ng partido, si DILG Secretary Mar Rojas. Paniwala ko personal na si Secretary Rojas ang kandidatong makapagpatuloy ng Dang Matuwid. Pero ang tiyuhin ng Pangulo, tiyak na raw na susuportahan sa 2016 si Vice President Jejomar Binay. Kanina, sa Ruiz Laying sa tarmac ng NAIA, kasama ni dating Senador Butch Aquino si Binay na ginawaran ng Medal of Valor ng Ninoy Aquino Movement dahil sa pagtatanggol nito kay dating Pangulong Cory Aquino noong panahon ng kudeta. Vice President, soon to be, alam nyo, balita ko yung mga sisters para sa'yo. Sabi ko, correction, pati yung mga uncles. Uncle Piping, Uncle Paul, Uncle Butch. Si Binay naman diretsang sinabing kontra siya sa tsa-tsa. Hindi raw siya papayag na amyenda ng saligang batas na binuo ni yumaong Pangulong Cory Aquino. Ang ating demokrasya ay muling nanganganib dahil sa pag-udyok sa ating Pangulo ng ibang gustong manatili sa poder ng kapangyarihan. Ang masasabi natin! Tsa-tsa rin ang prinotesta ng grupong Selda. Sinubukan nilang mag-rally sa tapat ng bahay ng Pangulo sa Times Street. Pero nauwi sila sa Ninoy Aquino Monument. Kung sakali man walang ating martir na senador, baka batukan ang kanyang anak. Anak, naliligaw ka ng landas. Baluktot na daan yan, hindi yan ang totoong tuwid na daan. Salima Refran, GMA News.